Nakakagulat, Star Cinema nausa na ng isang pambato ng ibang movie producer. Tingnan ang mga detalye. Tila walang permanente sa mundo kagaya sa showbiz industry dahil sa kahit ano ay nagbabago. Kagaya na lamang ng laganap sa pelikula ng nakaraang MMFF noong nakaraang taon dahil sa pagbabago ng mga resulta ng mga kalahok na pelikula nito. Sa isang article na nailabas ng PEP ay sinabi ng isang reliable source ay halos 12% umano ang binaba ng deleter pero mataas pa rin ang total gross nito. Gayun din ang Partners in Crime ay bumaba na rin samantalang halos 70% umano ang tinaas ng Family Matters. Sa isang text message mula sa producer ng Cineco Productions na si Mayor Tarico Ruque, nagulat din daw siya sa biglang pagtaas ng daily gross ng Family Matters noong nakarang araw na Linggo. Ayon sa source ay naka 7 million ito noong Linggo subalit unofficial pa itong mga nakuha ng mga numero. Ayon sa text message ng producer ng Cineco Productions, yes, nagulat din kami halos yung gross kahapon kasi nilang ng December 25 gross ng movie. Sana magtuloy-tuloy pa. Salamat sa inyong lahat at sa magagandang review sa movie kasi yun talagang nakatulong ng malaki para mas panoorin ng mga tao. Ang daming nagpo-post ang pangalawang beses na nilang pinanood at kasama ng buong pamilya nila. Dahil dito ay nagpasalamat siya sa magagandang feedback sa pelikula sa kabila ng pangis na pumano ng MMFF juror sa Family Matters. Ayon pa din naman sa reliable source, tumaas din ng Linggo ang ilang pelikula kagaya ng Love You With an Accent at My Teacher pero mahirapan na silang mahabol ang first 3 top grossers ng MMFF. Kahit ang Family Matters ay hindi na rin kayang habulin pa ang Deleter at Partners in Crime dahil sa laki ng gawat ng total earnings. Pero posibleng maiwanan pa sa maraming sinehan ang Family Matters dahil sa nag-i-improve ng performance sa takilya. Ayon mismo umano kay Acting MMDA Chairman and Concurrent MMFF Exicom Chairman Attorney Romando Adon Artes, gaya ng dati hindi sila maglalabas ng kinita ng bawat official entry. Yung total lang pero we don't give yung individual na result na gross receipts ng bawat isang pelikula. We don't do that. Ayon pa din sa source ay 9 million ang first day gross ng Family Matters noong Pasko, kaya nakakatuwa na naka 7 million pa ito noong January 1 bagong taon. Samantala nitong Linggo ng unang araw ng 2023 ay naka 23 million ang Deleter, samantalang naka 16 million ang Partners in Crime. Itong nagdaang MMFF 2022 ay huwagi ang pelikulang Deleter na 7 tropeyo sa 48 Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal noong December 27 sa New Frontier Theater sa Cubao. Panalo ito sa mga kategoryang Best Picture, Best Actress, Best Director, at Best Cinematography, at Best Editing, Best Visual Effects, at Best Sound. Ang mga sa panood daw It Can Be Told ay nagawin ng 5 parangal, Second Best Picture, Special Jury Prize, Best Screenplay, Fernando Wood Jr. Memorial Award at Best Original Theme Song na Ang Aking Mahal. Nakalimang parangal din ang Nananahimik ang Gabi, Third Best Picture, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Production Design at Best Musical Score. Nakatatlong award ng My Father Myself, ang Best Supporting Actress para kay Dimples Romana, Best Child Performer at Best Float. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Chris Jerry Cruz, kay Gloria Ritulia at kay Conchita Castillejos. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.